everyone! You're watching Pinoy Cooltour and her story. Andito po kami ngayon sa Sipocot. At may nakita kaming magandang gabaldon. Ayan. Kabading Kicks, kwentuhan mo sila kung ano ba ang gabaldon. Ang gabaldon is from Isauro Gabaldon. Ito po yung mga building na tinayo noong simula noong 1905 hanggang 1914. Noong 1905 hanggang 1914 ay nagkaroon ng mga construction ng mga school buildings sa buong Pilipinas. Marami po itong mga buildings na ito na tinawag na gabaldon. Ngunit, marami pong gabaldon sa buong Pilipinas ay ngayon ay wala na. Bakit po? Una po, ang iba niyan, of course, sa katandaan, napabayaan na. Ang iba naman po ay tinamaan noong Second World War. Kasi ang maraming gabaldon ay ginawang kutan ng mga kapon noong Second World War. So maraming nasira. Okay? Ito po, nakita po natin ngayon, buo pa siya at na-restore. So this is a very important part of our heritage. So explore po natin. Napakaganda niya. Oh. Tara! Intact pa po dito ang kapis windows. Or ang tawag dito ay window pane oyster or lameperong. Ito pong kapis windows, very common sa Philippines between 1755 to 1960 dahil cheap alternative po ito for glass. Ang tawag po sa oyster kapis shell species ay Placuna placenta. The process of making kapis goods involves several steps. Kapis starts as round, jagged pieces of shell, which are first soaked in tubs of water and mild acid to clean and soften them. Then, ide-dye and cut into smaller pieces. Karamihan po sa na-restore na gabaldon sa Pilipinas ay wala na po ito. Tinabunan na nila. Ngayon po, kinagagalak po natin na ito po ay na-preserve po nila yung sa ilalim ng building. Ayan po, makikita nyo, hindi lamang yung mga kapis windows from front, side to back ang na-preserve. Gayon din po yung mga silong na-preserve po nila, though makikita nyo may mga cement reinforcement na po ito. Ang ibang gabaldon po na na-restore
Ang flooring niya ginawa na lang concrete. Ito po, for sure, kahoy pa rin talaga ang flooring sa taas. Kasi nag-preserve nila rin sa ilalim. Tama kaya ang haka-haka ni Kabading Kicks na ang flooring nito ay wooden pa? Tara, i-challenge natin siya at silipin natin ang silong nitong Gabaldon. Masisilip po natin na kahit sa loob, may mga cement reinforcement na po ito. Explore po natin sa ilalim, ha? So there. Ito yung nasa ilalim nila. Usually, ang mga gabaldon noong World War II, ang ilalim nito ay ginawang kuta ng mga Hapon. So most probably, ito rin ginawa rin kuta ng mga Hapon noong World War II. Especially itong sa ilalim. Pero makikita natin na ang flooring niya may mga semento na. Pero titingnan natin. Kita nyo sa taas, kahoy pa rin yung flooring sa taas. Ayan. Ayan. So, na-preserve niya ang flooring sa taas, yung wood. And most probably, kung ano ang gamit na kahoy noon, yung pa rin ang ginagamit nilang kahoy ngayon. Ayan. Beautiful. You see, kahit yung tapis windows nila buo. Buo pa rin hanggang ngayon. Kahoy pa rin. So yung si malaking kahoy. May iilan pa pong gabaldon sa Camarines area. Kaya next time, samahan nyo kaming i-explore ang history ng bawat isang gabaldon. Thank you for watching Pinoy Cooltour and Her Story. Until next episode, subscribe, like, and share.